hindi yan basta-basta nagkakahanip. Hindi nagkakaroon ng kagaw o yung puto ng manok. Ayan. Ayan, meron yan sa kagaw. Kahit ganyan mo yung kamay mo dyan, ganyan mo. Wala yung, wala kang anong hanip dyan. Walang puto ng manok yan. My heart Hello guys, good morning. Ngayon pong araw ay kukuha ko ng ano, ng alagaw at tanglad. Kasi meron naman akong tinunton na sisiw. Kasi nagpisa na yung aking inahin. Kailangan ko maglagay ulit ng alagaw at saka tanglad. So yun ang nilalagay ko para makaiwas ako sa ano, sa pagkakaroon ng hanip yung pugaran namin. Kasi pag nagkaroon ng hanip pati sa bahay na ano, madali kasi ano yun eh, kumapit sa mga balat natin kasi maliliit lang siya tsaka makate. So para makaiwas tayo niyan, yun lang ang ginagawa ko. Tuwing magpapaitlog ako ng manok, nilalagay ko yon bago umitlog ng manok para umpisa pa lang may panlaban na tayo sa hanip. Kung naman tawag niyo doon sa hanip na yan, puto o naman tawag dyan, basta yun po ay nasa manok. At yan pag dumami, sobrang kate pag napupunta sa katawan natin. So kailangan makaiwas tayo sa ganyang klase ng insekto. Yung ano na yan. Kasi masama sa katawan talaga yan. Talagang hindi ka makakatulog niya, lalo pag napunta na sa bahay mo, napunta sa mga damit mo, ay mahirap ma hindi basta-basta mawawala yan. So kailangan nating sugpuin agad. Kaya ngayon kukuha ko ng alagaw. So unahin natin yung alagaw. So malayo-layo din eh. Kung alagaw ay ginagamit sa panligo, saka maraming benefits ito talagang makukuha dito sa alagaw. Kaya ito ginagamit din nga namin pang ano, sa hanip ng manok. Ayan. Saka yung bulaklak nito na ilalaga din. Ayan, kuha tayo. Ayan, alagaw. Napakabango nito. Ano bango? So ganyan yung dami. So usulan natin kunin ay tanglad o salay. So guys, yan. Kasi kailangan kong ilagay nito dahil nakapag-pisa na yung ano, manok. So pag inalis ko na yon, lalagyan ko na lang ulit. So ito na guys yung mga sisiw na alisin ko na sa pugat. Kumakalat na sila. Huwag kasi nyo ito, tanglad ito, salay. Kaya kahit ganyan siya, hindi yan basta-basta nagkakahanip. Hindi nagkakaroon ng kagaw o yung puto ng manok. Ayan. Ayan, meron yan sa kagayon. Kahit ganyan mo yung kamay mo dyan, ganyan mo. Wala yung anong hanip dyan. Wala yung puto ng manok yan. So ayan, bali, yan ba itong iskin? Kung may bagong pisa po, ano may bagong pisa pa. So nang bumaba ng inahin. Yan ba ito? Dami. Bali, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9-10. Pasampo ito. Umpisa ito. Ligyan ko lang ng karton yung ilalim niya, tapos may mga tanglad na. Saka talagawan. Ganito lang yung ginagawa ko. Naglalagay ako ng tanglad. Ilalim natin itong lagay. Maraming benefits dito sa ano, sa tanglad. So ito nga nagagamit pa natin sa pag sugpo ng mga kagaw, ng hanip, puto ng manok. So yun ang ginagamit namin dito para makaiwas. Kasi pag nagkaroon na tayo ng kanyang mga kagaw na yan, insekto, ay matagal, mag-i-spray pa tayo. Matagal uli bago mawala yan lahat. So kaya para hindi na lang magkaroon ng ganyan, ito na ginagamitan na lang namin ng natural na paraan. Hindi na tayo bibili kasi may tanim na, hindi pa delikado sa mga manok kasi walang lason. Yung amoy lang niya ang naamoy nung manok at hindi naman nakakamatay yan. So napakabisa nito kung may mga manokan at nagpapaitlog, saka kung sa mga parang ganito, yung pulungan ng manok na yan sa loob. Ang ginagawa ko, ginugupit ko to. Ginugupit ko to sa kulungan ng manok para kumalat siya dun sa ano, sa lupa pagka yung may paitlogan tayo na nakakulong. So para hindi siya iwas hanip talaga yan. Iwas kuto. Iwas kagaw, pulgas. Ayan. Makakaiwas tayo dyan. Kasi napaka ano ito, mabango. So yung ganyang mga klase ng mga hayop ay hindi makatagal sa ganito, sa mga amoy nito. So makaiwas tayo. So malaking bagay ito kapag nagmamanukan. Magtanim lang kayo niyan, kumuha lang kayo ng mga, tapos ilagay sa pugaran o sa pa yung kulungan ng manok, at tsak po makaiwas po tayo na magkaroon ng kagaw o hanip o kuto ng manok, kung ano po man tawag dyan. Basta ito po yung sakaransa namin, talagang ito ay napaka-effective sa paggamit po ng tanglad at alagaw. Tignan natin yung ating nilagyan ng tanglad at saka alagaw, yung pugadan. So ayan, may itlog na siya, may itlog na, apat na. So, sabi yung ano natin, hindi masyado siyang matutuyo. Effective na effective sa pugaran ng manok. Iwas hanip. Iwas kuto ng manok. Kung gusto niyo yung video nito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell bell icon. Nice, para ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.